Umaasa ang DOJ at ang FBI na lulutang pa rin ang mag-anak na tetestigo sana kaugnay sa pagkasawi ng naarestong leader at miyembro ng Osamis Robbery Hold-up Group habang ibinabiyahe ng police escort sa Laguna. Hindi na po kasi nila mahagilap ang mga saksi na noong Miyerkules pa raw dapat darating sa opisina ng FBI. Balita natin ni Emil Sumangil, exclusive. Inaasahan ng NBI Death Investigation Division na lulutang sa NBI Main Office sa Maynila ang mga tetestigo sana sa pagkasawi ng dalawang miyembro ng Osamis Organized Crime Group na sina Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Panugalinga alias Kulot. Ayon sa mapagkakatiwala ang source ng GMA News, patay na ang cellphone at hindi na makontak ang limang miyembro ng isang pamilya na sinasabing nakakita kung ano ba ang nangyari noong gabing mapatay sina Cadavero at Panugalinga. Ang pamilyang ito'y nakatira sa tabi ng National Highway. Humigit kumulang 50 metro ang layo sa lugar kung saan naganap ang barilan. Batay sa impormasyon, isa sa mga testigong ito ang nakakita na di umano'y hinarang ng dalawang sasakyan ng convoy kung saan nakalulan ang grupo ni na Cadavero. Nagsibabaraw ang mga escort na nakalulan sa van kung saan naroon sina alias Kambal at Kulot. May mga bumabaraw na armadong mga lalaki mula sa dalawang kotseng humarang sa convoy tsaka pinaputukan ng makailang beses sina alias Kambal at Kulot. Ayon sa source, sumama pa sa kanila pabalik ng Maynila ang padre de pamilya. Nakipagkasundo naman daw ang asawa nito, pati na ang kanilang mga anak na makipagkita sa grupo ng NBI sa kabaan ng Commonwealth Avenue. Sa pagkikitang ito ayon sa source, higit sa 20 miyembro ng Station 3 ng QCPD ang rumesponde sa lugar. Tumaas paraw ang tensyon at kumuntik ng magkabarilan dahil sa sinasabing pag-aakala ng pulisya na sapilitang kinukuha ng NBI ang mag-ina maging ang padre de pamilya. Kinalaunan, nagpasya raw ang mga testigong ito na sumama sa QCPD Station 3 sa Novaliches at doon magpalipas na magdamag. Pero sa impormasyong nakuha ng NBI mula sa QCPD, nagpahatid daw sa isang bahay ang pamilyang ito sa Caloocan. Natunto ng NBI ang bahay na ito at ayon sa kanilang nakausap, hindi raw nagtagal, mabilis din na umalis ang buong pamilya. Umaasa ang DOJ pati ang NBI na lulutang pa ang mga testigo para mabigyang linaw ang kaso. Handa raw silang ilagay sa Witness Protection Program ang buong pamilya para sa kaligtasan nito. Until ma-secure namin sila, hindi muna namin pwedeng sabihin sa inyo what's the exact situation. We're still hoping for the best. We're hoping that we'll get these witnesses and they will be able to help us. Emil Sumangil, GMA News,